guys, welcome back sa aking channel. Sobrang tagal ko nang di nakapag-vlog, siguro 1 year na or higit pa, di ko sure. Alam nyo na ata kung about kanina ang vlog na to, syempre nabas nyo na sa title. Mag-a-unbox tayo mamaya, so ngayon bibili muna ako ng salpande, pandesal. Pabalik na ako sa bahay. Nasa loob nito ang i-unbox natin mamaya. A few inches later. Si Sam, makawad sa Indo. Oo. Sabi ng Indo, salamat Shopee. Nanabo na. Ay, abo. Oh, salamat Shopee. Si Sam, matibay sa to din. Ako. Sige pa, pinuha na. Sige, pinuha. Sige pa. Ah! Wala bang kami kabos? Happy ka, happy. Sige. Matibay ka mag-awat. Hindi ako. Yeah. Iya din mo. Ano? Masain. Baluhoy ang magadil. Ito na. Matibayin talaga. Matibayin talaga eh. Anong nilalaro mo, Dale? Daya! Anong nilalaro mo? Call of Duty! Ang laro namin dito is puro lang kami Call of Duty. Meron din nagma-Minecraft, pero yung mga babae kong pinsan lang. Ako naman! Ako naman! Eya, ako naman! Ako naman maglalaro. Nice. 6.5 hours later. So ayun, nandito ako ngayon sa bahay ng tita ko. Dito ako mag-unbox kasi mag-isa lang ako dito kasi yung mga pinsan ko pinapunta ko muna dun sa amin para makapag-unbox ako dito at walang masyadong ingay. Ito yung i-unbox natin. Actually, kahapon pa siya na-deliver. Kaso, hapon na siya dumating. So, naisipan ko na kinabukasan ko na lang buksan, which is ngayong araw. Kasi alanganin na rin kahapon yung mga 4 na ata yung na-deliver. So, sabi ko, madilim na kaya pangit na mag-video. Sa video na to mag-unbox tayo ng aking bagong laruan. 4, 5,
Buksan na natin. Dahan-dahan lang kasi baka madamage yung main box niya. Ano? Ba't ba? Ano ito? Pentel pen? Eto siya. Voltage 5 Mini Action Series 2. Ito ang pinakauna kong action figure na Voltage 5. Nag-pre-order ako nito nung March 3 and dumating siya kahapon. So, 3 months ako naghintay sa kanya. Tingnan natin kung sulit yung paghihintay ko. Madaming pangarap ang natupad dahil sa action figure na to. Kasi yung mga unang action figure na Voltage 5, sobrang pricing nila compared dito sa bagong labas na mini action series. So yung mga collector na di afford yung mga unang labas na action figure na Voltage 5 katulad ko, hindi na namin talaga ito pinalampas. Dahil ngayon, bihira na lang mag-release yung mga toy company ng mga gantong action figure katulad ni Voltage 5, Dymos, or Combat Derby, ganyan. Di tulad nung katulad ng One Piece, Dragon Balls, halos buwan-buwan may bagong release sila. Sa mga hindi nakakilala kay Voltage 5, panoorin niyo yung vlog ni Sir Bitoy. Nasa description box yung link. Ikikwento niya doon sa vlog niya kung bakit may mga taong nagkukolekta ng mga laruan katulad ko. Siyempre, doon naman sa mga batang 90s, alam ko na kilala niyo na to si Voltage 5. Siya yung napapanood natin nung bata pa tayo. Kasabay niya yung mga astig na animes katulad ng Ghost Fighter, Playmo Breka, Slam Dunk, Doraemon, Hunter x Hunter, Inuyasha, Samurai X, Shaman King, Zenki, Dragon Ball at saka Dymos. May ginawa rin Dymos ang action mini series, which is yung mini series 3. Kaso kapos na sa budget kaya ito na lang si Voltage 5 ang nabili ko. Doon sa vlog ni Sir Bitoy about sa Voltage 5, nabanggit niya doon yung pagpatigil ng Voltage 5 show sa TV. At ang rason daw ay dahil sa sobrang maras daw ang Voltage 5 at may mga masamang epekto sa bata. Kasi matagal ko narinig yung balita na yun na pinatigil daw noon. So totoo pala, akala ko fake news lang. Katulad nung kaya daw hindi natapos yung Slam Dunk anime, namatay daw yung creator noon. Pero nalaman ko na ang tunay na rason na walan ng budget yung creator ng Slam Dunk, kaya hindi na sila nakapag-release ng mga bagong episode. Pero ang alam ko sa manga, tuloy-tuloy pa rin yung Slam Dunk. Tapos meron pang bumabagabag sa isip ko about sa Slam Dunk. Yung mga kwento-kwento noon na bakla daw si Rukawa. Totoo ba yun? So ang dami ko nang sinasabi. Basta yun yung mga kinalakihan ko noon. And matagal ko na talagang gusto magkaroon ng Voltage 5 na action figure. Kaso yun nga, sobrang pricey nung mga nakaraang action figure. Kaya nang lumabas siya, hindi ko na talaga pinalampas. Nag-order agad ako and then eto na siya. So buksan na natin. Oops. Oy, yun no. Mayroon siyang kasama instruction para mag-bolt in itong 5. Maliit lang talaga siya pero malupit. Sobrang ayos nito kaysa nung mga unang robot ko na nagbo-bolt in din siya. Wait lang, kunin ko. Ito guys, oh, 'di ba? Alam ko meron din kayo nito. Nung bata ako, ganito lang yung Voltage 5 ko eh. Nagbo-bolt in din sila, okay naman. Ngayon, ito na siya. Ito na yung bagong Voltage 5 ko. Ilabas ko na isa-isa.
Ito yung Volt Frigate. Volt Lander. Volt Panzer. Volt Bomber. At ang Volt Cruiser. At syempre ang Laser Sword. So let's bolt them in. Unahin natin ang Volt Cruiser. Daan-daan lang kasi made of plastic lang siya, so kailangan ng extra ingat lang. Yan. So ayan, ready na silang mag-bolt in. Let's bolt in! So ayan na siya guys, nag-vault in na silang lima. And payo ko lang dun sa mga merong action series na Vault is 5, kagaya nito sa akin. Doble ingat lang talaga kasi purong plastic lang siya. Ipi-play ko na yung pinaka-last part nitong video, which is yung montage niya. Salamat sa panonood. See you next time.